Magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento tungkol sa karanasan ni Lolo Ador. Sa harapan nga nilang lahat, maging sa harapan ng mga magulang ni Ismael, ay walang pagdadalawang isip na kinitil ang buhay niya ng kanilang pinuno. Bagay na nakapagdulot ng labis na hinanakit at pagkapuot nung mag-asawa kay Impo. At nais nilang magiganti dito. Kaya kumausap ang mag-asawa ng mga kapwa nila aswang na minsan ang naparusa ni Impo ang kanilang mga kaanak o mahal sa buhay. Nilaso nila ang kanilang mga isipan at kinumbinsi na masyado na nagmamalabis ang kanilang pinuno sa tinataglay nitong kapangyarihan. Anila, hindi marapat na ganun sila itrato ng kanilang namiminuno, sapagkat kung wala daw sila, ay wala rin naman ito. Sa husay nilang manalita, ay marami silang nakumbinsi. Bagaman ang iba'y natatakot sa gagawin nilang pag-aaklas na iyon laban kay Impo, ay nagawa pa rin palakasin ang kanilang loob ng mga magulang ni Ismael. Nagkaroon sila ng mga lihim na pagpupulong. May mga ipinapaikot din silang mga liham na ipinamamahagi sa kanilang mga nakumbinsi ng patago at napagpasyahan ng kanilang grupo na isagawa ang kanilang pag-aaklas na iyon sa mismong gabi ng kasal nila Lira at Ador. Sadyang itinaon ng mag-asawa sa gabing iyon para na rin sa kanilang anak na pinarusahan ni Impo. At dahil alam din nila na kaya nagawa iyon ang kanilang anak dahil sa malalim na pagtingin ni Ismael kay Lira na sa isang iglap, ay napuntang lahat naman kay Ador ang para sana sa kanilang anak. Mabilis na lumipas ang dalawang araw at sunod na gabi ay kabilugan na ng buwan. Grabe ang preparasyon na kanilang isinagawa. Halos lahat ay abalang-abala. Marami ang masaya at natutuwa sa gagawing pag-iisang dibdib nila Lira at Ador. Lalong-lalo na yung mga tapat sa kanilang mag-ama. Pero kung abala ang marami sa paghahanda sa gaganaping kasalan, ay abalang-abala na rin ang mga magulang ni Ismael kasama ng mga aswang na kanilang nakumbinsi upang pabagsakin mula sa kanyang kapangyarihan si Impo. Buo na sa kanilang isipan at desidido na sila sa gagawin nilang pag-aaklas. At wala nang makapipigil pa sa kanila. Ilang oras pa bago pa simulan ang kasalan, ay handang-handa na lahat ng mga kapanalig ng mga magulang ni Ismael. Walang kamalay-malay sina Lira at Ador sa kagulo ang magaganap sa mismong gabi ng kanilang pag-iisang dibdib. At unti-unti na ang natipon ang mga aswang. Nasa harapan na rin si Impo, kasama ng mga kinikilala at may posisyon sa kanilang pamayanan. Naroon na rin ang mga magulang ni Ismael, na bagaman nakaramdam ng kaba ang kanyang ina, ay sumusulok ang kanilang dugo at sabik sa magaganap. Gustong gusto na nilang mawala sa kapangyarihan si Impo, at nais nilang pagbayaran nito ang ginawang pagkitil sa buhay ng kanilang nag-iisang anak na si Ismael. Kumikislap ang mga mata ng kanyang mga magulang at buong buo sa kanilang loob na magtatagumpay ang kanilang plano laban sa kanilang pinuno. Ilang sandali pa ay unti-unti nang napawi ang makapal na ulap at kasunod noon
ay ang dahan-dahang paglitaw ng buwan na kanilang kinasasabikang makita. At di nga nagtagal ay tuluyan na nagpakita ang kabuuan nito. Kaya tumayo ang kanilang pinuno at ibinigay na ang hudyat ng pagsisimula ng seremonya. Dahan-dahan na rin naglakad sina Lira at Ador upang magpanagpo sa gitna. Pero bago pa man nila mahawakan ang kamay ng bawat isa, habang nakatalikod si Impo sa kinaupuan ng mga magulang ni Ismael at iba pang may mga katungkulan sa isla, ay bigla nang tumayo mga ito. At iyon na rin ang hudyat ng kanilang planong pag-aaklas. Mabilis na sinugod ng mag-asawa si Impo. Pero lingid sa kaalaman ng mag-asawa, ay inaasahan na pala iyon ng kanilang pinuno. Pagkat naramdaman pala nito ang matinding puot sa kanilang mga dibdib nang kanyang kunin ang buhay ng kanilang nag-iisang anak noong gabing iyon. Kahit papilit nila iyong itinatago. Kaya sa mga nagdaang araw ay kanya nang pinamatyagan ang mga ito. Kaya nawala ng kabuluhan ang ginawa nilang pag-atake kay Impo. Madali nitong naiwasan pareho ang ginawang pagsugod nung mag-asawa. At doon mismo ay naputol ang kamay ng ama ni Ismael. Nang iyon ay biglang maagnas nang si Impo naman ang gumanti ng pag-atake sa kanila. Tuluyan ang nagkagulo. Marami sa mga kapanalig ng mga magulang ni Ismael ay napahamak at nangamatay. Kaya mabilis nilang nilisan ang dating tahimik nilang pamayanan at umiwas sa matinding galit ng kanilang pinuno. Pero nasa puso pa rin nila ang pagtatangka na maibagsak si Impo. At ang inaasahan nilang masayang kasalan ay nauwi sa isang malagim na labanan sa pagitan ng mga aswang. Kahit si Ador ay hindi na nakaiwas pang makipagsagupaan sa mga nagtraidor sa ama ng kanyang mapapangasawa. Nang nakalikas na ang mga ito, ay kanila pa rin itinloy ang kasalan. Ngunit idinaos nila iyon ng mas taimtim at simple dahil sa nangasira na ang karamihan sa kanilang mga inianda. Magkagayon pa man, ay natuloy pa rin ang minimiti ng anak ni Impo. At iyon ay ang makasal siya kay Ador. Kaya nung puntong iyon ay mayroon ng mabigat na obligasyon si Ador. Hindi lamang sa kanyang bagong asawa, kundi gayon din sa mga aswang na kanilang nasasakupan. Natangan siya ng isang tungkulin sunod kay Impo. Isa siya sa pinagkakatiwalaan ng buong pamayanan ng mga laga ng kapayapaan at ipagtanggol silang lahat. Lalo pa nga at mayroon ng panganib sa kanilang mga seguridad. Pagkat nabubuhay pa ang mga nagtaksil sa kanila. Pero may isang bagay na ipinakiusap si Ador kay Lira at sa ama nito. At iyon ay ang madalaw niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Noong una ay ayaw pa sanang pumayag ni Impo sa gusto mangyari ni Ador. Nag-alala kasi ito na baka hindi na bumalik pa si Ador at tuluyan ang mabunyag sa maraming tao ang ukol sa pag-iral ng kanilang isla. Pero ipinangako naman ni Ador taya ang buhay niya na hindi niya iyon gagawin. Pagkat kauri na nila siya at asawa na niya ang kanyang nag-iisang anak na si Lira na may tungkuli na siyang protektahan ang kanilang mga nasasakupan, gayon din ang karapatan ng bawat aswang. Ngunit hindi pa rin kumbinsido si Impo kung kaya nagpresinta na si Lira na kanyang sasamahan ang asawa. Magdadala din sila
ng mga mapagkakatiwala ang mandirigma ng kanilang angkan. Dahil doon, ay pumayag na rin sa wakas si Impo. At kanya nang pinahintulutan si Ador na madalaw ang kanyang naiwang pamilya. At yun ang dahilan kung bakit siya nakabalik sa kanila. Matapos ilad ni Ador ang lahat ng nangyari at mga naranasan, ay naging malinaw na sa kanyang asawa at mga anak ang tunay na dahilan kung bakit kinakailangan niya silang iwang muli at mamuhay sila nang hindi na siya kasama. Hindi na siya maaaring makapiling pa nila dahil hindi na siya isang karaniwang tao. Isa na siyang aswang na may katungkulang mga alaga sa kanilang mga nasasakupan. Labagman sa kalooban ng asawa ni Ador, ang mga katotohanan ng kanyang narinig ay wala na rin naman siyang magagawa pa, kundi ang tanggapin na lang ang kapalaran nila ngayon. Hindi na iyon ang buhay na para kay Ador. Maya-maya ay may pumasok na isang magandang babae sa bahay nila at sa likuran nito ay mayroong ilang mga kalalakihan. Siya si Lira, pagpapakilala ni Ador sa kanila. Iniabot naman ito ang kanyang kamay sa unang asawa ni Ador at tinanggap naman niya iyon. Mula sa isang sisidlan ay may inilabas si Lira na ilang mahalaga at mamahaling hiyas, kabilang na ang ilang piraso ng ginto na walang tiyak na hugis. Humingi si Lira ng tawad sa unang asawa ni Ador at sa kanilang mga anak. Sinabi ni Lira na sana'y tanggapin niya ang munting handog na iyon na nagmula pa sa kanilang isla. Pero huwag niya sanang isiping iyon ay kabayaran para sa kanyang asawa. Nakiusap din si Lira maging si Ador sa kanyang asawa at mga anak na sana ay wala nang iba pang taong makaalam ukol sa kanilang mga natuklasan at napag-usapan. Bagay na malugod namang sinang-ayunan ng asawa at mga anak ni Ador. At matapos ang pag-uusap na iyon, ay umalis na sila at nagbalik na sa isla. Kung saan ay may kakaharaping malaking hamon si Ador na papanumbalikin sa dating katahimikan at kapayapaan ng buong isla na sa palagay niya ay nagulo nang dahil din sa kanyang pagdating. Mula noon ay hindi na muli pang nagkita si Ador at ang kanyang unang pamilya. Wala na rin silang balita ukol dito. Ang pangako ni Ador na dadalaw sa kanila sa tuwing may pagkakataon ay hindi nito natupad. Hindi malinaw sa unang pamilya ni Ador kung ano na ang nangyari sa kanya. Ito ay ibinahagi ng isa nating masugid na taga-subaybay na nagpakilalang si Ruben. Ayon sa kanya, ito ay naganap may 3 dekada na ang nakalipas. Nagsimula ang lahat nang mamatay ang mga magulang ni Ruben dahil sa isang aksidente. At sa isang iglap ay pumihit ang buhay niya sa ibang direksyon. Biglang nagbago ang lahat. At dahil nag-iisang anak, ay maaga siyang naulila. Wala siyang ibang mapagpipilian kundi ang sumama sa kamag-anak ng tatay niya na siyang nag-asikasong magpalibing sa kanyang mga magulang at nag-alok ng pagkupkup sa kanya. Kaya matapos na mailibing ang kanyang mga magulang, ay isinama na siya ng mga ito doon sa probinsya. At dito na niya naranasan ang itinuturing niyang pinakanakakatakot na pangyayari sa kanyang buhay. Mga pangyayaring nagpabago sa kanyang mga pananaw at paniniwala. Nabase pa nga sa paglalarawan niya ay iyon na yata
ang pinakamahabang gabi na kanyang naranasan sa buong buhay niya. At tandang-tanda niya ang lahat. Malinaw na malinaw pa sa alaala niya ang lahat ng mga nangyari. Na kahit sa mga sumandaling ito, ay hindi pa rin siya makapaniwalang naranasan niya ang lahat ng iyon. Kasalukuyan na silang naghahanda noon para kumain ng hapunan. Naglalagay na siya ng mga pinggan sa mesa, katulong ang dalawa niyang pinsan. Habang ang tiyahin niya naman ay abalang nagsasali ng kanin na tulap. Ang tiyuhin naman niya noong mga sandaling iyon ay nasa kanila pang silid at may ginagawa. Nang bigla nang magsimulang kumahol ang kanilang alagang aso. Kaya napalingon silang magpipinsan sa bintana. Ang tiyahin naman niya ay tumayo para silipin kung sino ang nasa labas na dumating. Ganun kasi doon sa kanilang probinsya. Sa mahigit isang linggo na pananatili ni Ruben doon, ay iyon yung napansin niya. Tuwing kumakaw lang aso, ay siguradong may taong dumating. Pero kakaiba noong mga oras na iyon. Pagkat wala silang nakitang sino man na naroon sa labas. Pero yung aso ay patuloy pa rin at hindi talaga tumitigil sa kanyang pagkahol. Kaya paglabas ng tiyuhin niya mula sa kanilang kwarto, ay sunod naman itong binuksan yung pinto at lumabas bit-bit ang flashlight. Ngunit makalipas lang ang ilang minuto ay bumalik na rin ito at sinabing wala namang naroon. Hanggang sa tumigil na nga rin yung kanilang alaga. Pero mas ikinagulat nila ang sunod na nangyari. Nang nag-uumpisa na silang kumain ay muling kumahol ang kanilang alaga. At sa pagkakataong iyon ay mas matindi pa. Na parang mayroon talaga itong nakikita na siya niyang kinakaulan. Kahit anong sigaw at saway ng tiyuhin ni Ruben ay ayaw nitong tumigil. Kung kaya tumayo ang tiyuhin niya at dinampot ang flashlight. Lalabasin niyang muli upang alamin kung ano talaga ang dahilan kung bakit ayaw tumigil ng kanilang alaga sa pagkahon. Nais niyang alamin kung ano talaga iyon. Ngunit, pagbukas na pagbukas pa lang nito ng pinto, ay agad na tumilapon ang hawak nitong flashlight at bumagsak siya sa lupa. Napakabilis ng mga pangyayari. Parang nangyari ang lahat sa isang isap mata. Napatayo sila Ruben at nakita nilang dugo na ang tiyuhi niya. Kasabay noon ay nakita rin nila ang isang lalaki na may hawak-hawak na itak. Hinding-hindi makakalimutan ni Ruben yung tagpong iyon. Tandang-tanda niya ang nakakatakot na mukhang iyon nung lalaki. Nanlilisik ang mga mata nito at hindi maipaliwanag ni Ruben kung matinding galit ba o kasabikan ang nararamdaman ng lalaki na iyon dahil sa panginginig ng kanyang muka at mga kamay na para bang gigil na gigil. At hindi na niya kinaya pa ang sunod na nangyari. Nang isubsob ng lalaki ang kanyang muka sa katawan ng kanyang tiyuhin kung saan lumalabas ang dugo dahil sa malaking sugat na tinamo nito matapos na tagain ng lalaki. At napatakbo na siya nang makita niyang
Hinawakan ng lalaki ng dalawa niyang kamay ang puluhan ng kanyang itak at itinarak na muli sa dibdib ng tiyuhin niyang wala ng malay na nakahantusay noong mga sandaling iyon. At tuluyan na nga itong pinawian ng buhay nang bumaon minsan pa ang itak ng lalaki. Nagkagulo na sila ng tuluyan at napuno ng sigawan at iyakan ang buong bahay. Hindi malaman nila Ruben kung saan sila susuot. Magkakaiba sila ng tinahak na direksyon. Pumasok si Ruben sa silid na kanilang tinutulugan at bubuksan na sana niya yung bintana nang mapansin niya mayroong nasa kabila noon na parang nagpipilit din na makapasok. Kaya hindi niya inalis yung pansara noon at bumalik siya sa may pinto at kanya iyong isinarang mabuti. Dahil sa sobrang takot at pagkataranta ay hindi na niya napansin ang dalawang pinsan at tiyahe. Napaupo siya sa tabi ng pinto. Napansin niyang mayroong butas sa may dingding. Kung kaya kahit natatakot ay naisipan niyang sumilip doon pagkat kailangan niyang malaman kung saan na naroon yung lalaki. At nagimbal siya sa kanyang nakita. Punong-puno ng dugo ang bibig at mukha nito. Hindi niya nakikitang mabuti kung ano ang ginagawa ng lalaki sa tuwing isinusubsob ang kanyang mukha sa katawan ng tiyuhin ni Ruben na wala ng buhay. Pero sa tuwing iaangat naman ito ang mukha ay doon na naging malinaw kay Ruben kung ano talaga ang ginagawa nito. Kinakain ito ang tiyuhi niya. Halos hindi na siya makahinga sa tindi ng kabang nararamdaman. Maya-maya pa ay nawala na yung nasa may bintana. Lumapit siya doon para siguraduhin. Wala na yung naririnig niya sa kabilang panig noon. Bumalik siyang muli sa may butas na malapit sa may pinto. At nang siya ay sumilip muli, nakita niya ang isa pang babae. Dalawa na ang lumalantak sa kanyang tiyuhin. Para silang mga paliw na wala sa katinuan. Lalong-lalo na yung babae na dinidilaan pa nito yung kanyang mga daliring may pahit ng dugo. At animoy, gutom na gutom ang mga ito na napapatingala pa pagkaminsan at ninanamnam yung sandali. Sinamantala ni Ruben ang pagkakataon na yon at nagmamadali siyang pumunta sa may pintana. Binuksan niya iyon at doon tumakas. Mabilis siyang tumakbo upang makalayo. Pero hindi pa man ay narinig naman niya ang malakas na sigaw ng kanyang tiyahin. Nanindig ang mga balahibo niya sa katawan. Dahil sa nakakakilabot na sigaw na iyon, naramdaman din niyang parang nangapal ang kanyang mukha. Naiyak na ng tuluyan si Ruben pagkat wala na ang tiyahin at tiyuhin niya. Muli na naman siyang naulila sa itinuturing niyang pangalawang magulang. At hindi pa rin siya ligtas. Dahil nang siya ay mapalingon, nakita niya yung lalaki na nasa labas na ng bahay at nakatingin sa kanyang direksyon. Kaya mas binilisan pa niya ang pagtakbo dahil alam niya sa kanyang sarili
napapatayin din siya nito. Tumakbo siya ng tumakbo. Kahit pa napansin niyang wala na ito sa kanyang likuran, ay hindi pa rin siya tumigil. Hanggang sa bigla na lang siyang napasigaw nang may sumulpot mula sa gilid ng daan at hinarangan ang kanyang daraanan. At iyon ay ang pinsan niyang si Arnold. Mabilis siya nitong pinasunod at sinuhot nila yung masukal na bahaging iyon papunta sa lihim nitong pinagtataguan. Isa iyong maliit na yungib na ginawa nilang magkapatid. Doon sila madalas na nagpupunta sa tuwing mayroon silang mga problema. Kahit ang kanilang mga magulang ay hindi alam ang tungkol doon. Isa iyong maliit na yungib na mayroong lagusan sa kabilang panig na natatabunan ng makapal na halaman. Kung kaya, mahirap talaga iyong makita. Doon na sila parehong umiyak ng umiyak. Inilabas na nila yung kanilang mga nararamdaman. Pero iniwasan nilang lumika pa rin ng kahit anong ingay. Tinanong ni Ruben ang kanyang pinsan kung totoo ba ang kanyang hinala na aswang ang sumalakay sa kanila. At tumango naman ito. Inamin ni Ruben sa kanyang pinsang si Arnold na noong una ang buong akala niya ay kaalitan lamang iyon ng kanilang pamilya. Naisip niyang baka may malaking galit lang ito sa kanyang tiyuhin. Pero nang makita niyang kinakain na niya ito, ay doon na niya na sigurong aswa nga sila. Sinabi rin ni Arnold sa kanya na kahit siya ay nabiglang talaga sa nangyari. Hindi raw niya inaasahan ang lahat ng iyon pagkat wala namang napapabalitang may aswang doon sa kanilang lugar. Habang naroon silang magpinsan sa maliit na yungib na iyon, ay hindi pa rin naman nila magawang makapag-usap ng malakas. At hindi pa rin sila kumbinsido na sila ay ligtas na. Dahil makailang ulit na may narinig pa silang dumaan na ang tunog ay parang humihingal. At sigurado silang dalawa na iyon yung aswang na umatake sa kanila. Kaya kapwa sila nanginginig dahil sa tindi ng takot. Lalong-lalo na kapag naaalala ni Ruben yung nakakatakot na mukha na iyon nung lalaki. Pero sa dami ng mga ibinahagi ni Arnold kay Ruben ay mayroon itong hindi inamin sa kanya. Hindi nito inamin na bago pa pala mangyari yung insidente na iyon ay may tinirador itong itim na pusa. Nung minsang maligo silang magkakaibigan sa isang tagong paliguan doon sa katabing baryo nila, nalaman lang ito ni Ruben nung huli. Nang mapabalita na sa buong lugar nila ang tungkol sa nangyari sa mag-anak ni Arnold, ikinuwento kay Ruben ng isang kaibigan ni Arnold ang tungkol sa bagay na iyon. Naayon pa sa mga kaibigan ng pinsan niya, malakas ang kutob nilang marahil ay aswang yung natirador na iyon ni Arnold na nagpanggap lang na pusa. At hinala nila ay iyon ang lumusok sa kanilang bahay. Magaman marami ang naniniwala na aswang nga ang pumaslang sa mga magulang at kapatid ni Arnold, ay pinalabas pa rin na gawa iyon
ng mga masasamang loob na ang motibo ng kanilang pagpaslang ay pagnanakaw. Dahil sa pangyayaring iyon ay pareho na silang ulila ni Arnold. Inupkop silang pareho ng kapatid ng kanilang mga magulang. Halos buong buhay nila mula na mangyari ang trahedyang iyon ay lagi silang dalawa ang magkasama. Parang magkapatid na ang naging turingan nila sa isa't isa. Kaya kahit nga may kanya-kanya na silang pamilya, ay madalas pa rin sila nagkikita at nagkakasama. Lalong-lalo na kapag mayroong okasyon. Magandang gabi sa iyo, Sir Baby, at sa lahat po ng iyong mga tagapakinig. Nais ko lang din po sanang magbahagi ng kwentong naalalaman ko. Bali na lamang ko po ito mula sa aking Lolo Ben. Ayon po kasi sa kanya, may pangyayari noon na naganap sa kanilang probinsya, partikular na sa kanilang nayon, na talagang ikinagimbal ng mga tao noon. Nung mga panahong iyon ay bata pa si Lolo Ben. Mga 10 taong gulang daw siya noon. May isa silang kanayon na pinaghihinalaan nilang aswang, at ito ay si Berta. Ayon sa mga taga sa kanila, dayo lang sa kanilang lugar si Berta at hindi tiyak kung saang lugar talaga ito nagmula. May mga nagsasabi na nakikita nila si Berta na umaakyat sa bahay ng kanilang mga kanayon tuwing gabi. At ang bawat maakyatan nito na bahay ay nagkakasakit ang mga naninirahan doon. Ayon naman sa iba, marunong ding mangkulam ni Berta. Kung kaya, ilag silang lahat dito. Pero nang marami na sa kanilang mga kanayon ang nagkasakit at namatay, ay nagpasya na silang sugurin ito sa bahay para papanagutin sa kanyang mga ginawa. Dala ang kanilang mga itak at matutulis na kawayan, ay kanilang sinugot ang bahay nito at sinunog. Itinali din nila si Berta sa isang malaking puno na naroon malapit sa bahay nito. At pagkatapos ay sinunog din. Sabi ni Lolo, hindi naging madali para sa kanilang mga kanayon na mapatay si Berta. At habang nagliliyab ang katawan nito sa apoy, ay narinig pa nila itong sumigaw ng malakas at nagbanta. Sumumpa itong kanila silang pagpapayari na lahat sa kanyang pagbabalik. Nakakakilabot ang mga pangungusap na iyon ni Berta. Habang ang iba naman sa kanilang mga kanayon, lalong-lalo na yung mga namatayan, ay lalo namang nagalit at kanila pang binato ng hawak nilang mga sibat si Berta. Nasaksiyan nilang lahat kung paano natupok sa apoy si Berta at namatay. Mula noon ay natigil na ang mga kababalagan sa kanilang nayon. Gayon din yung mga biglaang pagkakasakit at pagkamatay. Muling natahimik ang kanilang lugar. Bumalik sa dati ang kanilang pamumuhay na payapa at walang kinakatakutan. Pero makalipas ang 7 taon, ay muling nabulabog ang kanilang tahimik at payapang pamayanan.
ng isa sa kanilang kanayon ang natagpuan na lang napatay at hindi pangkaraniwan ang pagkamatay nito. Dahil mabilis na naagnas ang katawan ng kanilang kanayong iyon at walang sino man ang makapagpaliwanag ng pangyayari pagkat napaka-imposible talaga noon. Kahit ang matatanda sa kanilang nayon ay walang maibigay na paliwanag. Nung mga panahong ito ay binata na si Lolo Ben at siya man ay may sariling pananaw sa nangyari. Malakas ang kutob niya na baka natutupad na yung sinabi ni Berta na siya ay magbabalik. Maghihiganti siya at uubusin silang lahat. Pero tinatawanan lang siya ng mga taong nakakarinig sa kanyang mga sinasabi. Pagkat paano daw mangyayari iyon? Gayong kitang kita nilang lahat kung paano namatay at natupok si Berta sa apoy. Sa mga ganong pagkakataon ay tatalikod na lang si Lolo Ben at lalakad ng palayo. Siya na lang rin mismo ang umiiwas para hindi na humaba pa ang mga pagtatalo. Pero malakas talaga ang kutob niyang may kinalaman kay Berta ang mga nangyayari. Dahil lagi niya itong napapanaginipan, lalong-lalo na yung tagpong sumusumpa ito habang siya ay nasusunog sa apoy. Nakakakilabot talaga yung tagpong iyon. Parang malamig na hangin ang mga boses na iyon ni Berta na nanunood sa kanilang mga kalamnan. Isang gabi ay galing sila Lolo Ben sa bahay ng isa nilang kaibigan. Kasama niya noong mga oras na iyon ang kababata at pinsan niyang si Nitoy. Nang kapwa sila nagulat nang humarang sa daraanan nila ang isa nilang kanayon na si Berong. Halos kaidaran lang rin nila ito. At sa unang pagkakakita pa lang nila dito ay may napansin na agad silang kakaiba, lalong-lalo na yung mga ikinikilos nito na parang lasing na sumusuray gayong hindi naman ito umiinom. At may mga hiwa ito sa kanyang magkabilang pisngi at puting lahat ang kanyang mga mata at parang nabubulok ang kanyang mga ngipin. Nang iangat nito ang kanyang braso ay napansin din nilang taddad iyon ng sugat. At nang mapansin nilang lalapit na ito sa kanila ay nagmamadali na silang tumakbong pabalik. At nang lingunin nila ito ay napansin nilang sinusundan pala sila. Kaya mas nagmadali pa silang dalawa. Bumalik sila sa bahay ng kanilang kaibigan at nakiusap na doon na lang sila magpapalipas ng gabi. Nang sumunod na araw ay nabalitaan na lang nilang nawawala si Berong ayon sa mga magulang at kapatid nito. Hindi raw ito umuwi sa kanila noong nagdaang gabi. Sinabi nila Lolo Ben sa kanila na nakita nila si Berong at para itong sinapian. Kanila pangang inilarawan na magpinsan ang itsura nito sa kanila. Pero sa halip na sila ay paniwalaan ng mga ito, ay kanila pa silang pinagtawanan. Nagkasundo ang mga kanayo nila na hanapin si Berong at baka naligaw lang umano sa gubat dahil naingkanto. Uso din kasi noong mga panahon iyon sa kanila yung mga naiingkanto.
at hindi na nakakauwi pa. Habang naghahanap ang marami sa kanilang mga kanayon kay Perong, si Aling Marta naman ang sunod na nagbalita na nawawala rin ang kanyang anak na Dalagita. Kaya nagkaroon sila ng haka-haka na baka naman nagtana na yung dalawa. Pagkat madalas nilang makita na magkasama ang mga ito. At hindi rin naman lingit sa mga taga sa kanila na may gusto si Bero sa anak ni Aling Marta. Magkaganon pa man, ay hinanap pa rin nila sila. Nang mga bandang hapon na, ay nagimbal silang lahat nang kanilang makita ang bangkay ni Bero sa kakahuyan. At tulad nung nauna, ay ganon rin ang itsura ng bangkay nito. Naaagdas na iyon at halos wala na ang mga laman loob nito. Na matindi rin ang pagkakadisporma ng kanyang katawan, lalong-lalo na yung kanyang mga daliri sa kamay at paa. Nangilabot ang lahat nang nakakita sa bangkay na iyon ni Berong. Wala silang anumang ideya kung sino o ano ba talaga ang may gawa noon. Habang si Lolo Ben naman ay patuloy na naniniwala noong mga oras na iyon na may kinalaman kay Berta ang mga nangyayaring iyon sa kanilang nayon. Ipinagpatuloy pa nila yung paghahanap sa anak na Dalagita ni Aling Marta. Habang yung iba naman ay dinala na yung bangkay ni Berong, sila Lolo Ben naman ay umuwi na. Sumama siya sa kanyang pinsan at nagpa siyang doon na muna makitulog. Madalas naman kasi siyang nakikitulog sa bahay ng mga ito. Magkasundong magkasundo kasi silang magpinsan. Bukod kasi sa pagiging magkamag-anak, ay itinuturing na rin nilang isa't isa bilang matalik na magkaibigan. Papadilim na bago pa nila marating ang bahay ng pinsan ni Lolo Ben. Pagpasok nila ng bahay, ay dumiretso pa agad sila sa may kusina upang uminom ng tubig. Pagka uhaw na uhaw sila sa mahabang nilakad. Pero nalaman nilang wala palang laman na tubig ang banga. Kung kaya, naisipan nilang mag-igip na muna. Bit-bit ang mga galon, ay nagpunta sila sa kanilang bubon. Yan yung tawag na igipan nila ng tubig na ginagawa malapit sa may batis. Nang malapit na sila doon, ay bigla na lang silang natigilan nang may napansin silang mayroong tao doon. Nakaupo ito sa gilid ng igipan na nakatalikod sa kanila. At nang mapansin sila nito, ay biglang lumingon kung kaya nalaman nila kung sino ito. Anak iyon ni Aling Marta. At tulad ni Berong bago namatay, ay ganun din ang itsura nito. Marami siyang sugat sa kanyang muka na tila ba hindi kinakaya ng balat ang init na nagmumula sa loob at napupunit ang mga ito. At puti ring lahat ng kanyang mga mata. Nakakaiba din ang kanyang ikinikilos. Nang dahan-dahan na itong tumayo, ay naitapo nilang magpinsan ang kanilang mga dalang galon at agad na napatakbo. Napasigaw sila at humingi ng saklolo. Maya-maya ay nariyan na rin ang mga kapatid ng pinsan ni Lolo kasama ang kanilang mga magulang at may hawak na ita. Pero nang usisain sila ng mga ito, ay nakapagtatakang na wala na sa kanilang likuran
ang anak na iyon ni Aling Marta. Sinabi nila Lolo Ben ang kanilang nakita. Ipinaliwanag din niya ang kanyang naiisip tungkol sa nangyayari sa kanilang nayon. Hinala niya, nagpapasalin-salin yung masamang espiritu ni Berta sa kanilang mga kanayon. Nakapag nagawa na nitong lumipat, ay namamatay yung taong pinanggalingan. Sinabi ni Lolo Ben sa kanila na malamang ay iyon na yung sinasabing sumpa ni Berta. Yun yung kanyang paraan para makapagigante at ubusin sila. At nagsalita na rin ang tiyoy ni Lolo Ben at sinabing maaaring ang tama ang naiisip niya. Sapagkat yung kanayo nila na unang namatay ay may diferensya sa pag-iisip na madalas nakikitang naglalaro doon sa dating tinirika ng bahay ni Berta na malamang ay may nagawa ito upang mabuhay ang sumpa at siya ang unang sinaniban. At si Berong ay madalas namang dumaraan doon sa tuwing ito ay nagsusuga ng kanilang alagang kalabaw. Kung kaya, ito naman ang sunod na nahawaan. Pero ang malaking tanong para sa kanila noong mga sandaling iyon ay kung paano nila mapipigilan ang sumpa. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam kung paano. Kaya ang maaari lang nilang gawin ay ang magingat. Nang matutulog na sila Lolo Ben, ay nag-usap silang magpinsan. Nagkwentuhan pa muna sila pagkat kapapahindi dalawin ng antok. Sa kanilang pag-uusap ay nabanggit ng pinsan ni Lolo na ayaw niyang matulad sa kanilang mga kanayon. Kaya kapag dumating yung pagkakataon na siya na ang mahawaan, ay huwag daw magdalawang isip si Lolo na siya ay patay na lang. Bigla namang nalungkot si Lolo at sinaway ang kanyang pinsan na huwag magsabi ng mga ganong bagay pagkat hindi umano maganda. Nang sumunod na araw, mabilis na kumalat ang balita na natagpuan na ang anak ni Aling Marta. Ngunit patay na ito. At tulad ng mga nauna ay ganun din ang nangyari sa kanyang bangkay. Pero ang masaklap ay nanay naman ng dalagita ang siyang nawawala. Kaya nagtulong-tulong sila. Hinahanap din nila si Aling Marta na hindi naman sang-ayon sila Lolo Ben sa ginagawa nilang iyon. Dahil mas delikado at lalo lang mapapadali ang paglipat noon sa panibagong katawan. Pero dahil sa pagpupumilit ng kanilang mga kanayon, ay wala din silang nagawa. Bali tatlong grupo silang lahat na naghahanap. Halos magalugad na nila yung buong kagubatan, ay hindi pa rin nila makita si Aling Marta. Kung kaya, kinutuban ng hindi maganda si Lolo Ben. Malakas ang paniniwala niyang nasa nayon lang nila ito nagtatago, na maaaring ang nasa mga silong lang ng bahay o di kaya naman ay nagmamasid lamang sa pinagkukublihan nito at naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Kaya niyaya niya ang kanyang pinsan at dalawa pa nilang kaibigan na bumalik na sa kanilang nayon. Kailangan nila itong makita bago pa makapambiktima at makalipat sa panibagong katawan. At hindi nagkamali ng akala si Lolo Ben. Pagkat nakita nila itong nasa bubungan ng kanilang kanayon at tila nag-aabang. Ngunit nagulat silang magkakaibigan nang bigla na lang itong lumundag
at nakita ni Lolo na ang masusunggaban ay ang kanyang pinsan. Kaya ibinigay na lang niya ang kanyang katawan at ito ay binangga. Kung kaya, kamay niya ang siyang nahawakan ni Aling Marta. Nakakatakot ang itsura nito na walang tigil sa kakabuka ng kanyang bibig at tila wala sa sarili. At ang mata nitong namumuti ay bigla na lang naging kulay pula. At napahiyaw si Lolo Ben dahil sa sakit. At nakita ng kanyang mga kasama na dahan-dahang naaagdas na ang katawan ni Aling Marta habang lumilipat iyon sa katawan ni Lolo Ben. At unti-unti nang binabalot ang kanyang buong braso paakyat sa kanyang siko. Mabilis na kumilos ang pinsan ni Lolo at walang sabi-sabing tinaga siya nito. Napasigaw si Lolo Ben nang kanyang maramdaman iyon. Isang taga pa ang muli niyang naramdaman at tuluyan na iyong lalaglag. Patay na bumagsak si Aling Marta sa lupa. Natumba din si Lolo Ben at hawak ang kanyang putol na braso. Napansin nilang sabay na naagnas at nanigas ang katawan ni Aling Marta at yung kaputol ng braso ni Lolo Ben. At yun pala ang dahilan kung bakit si Lolo ay binansagan ng siputol. Mula noon ay natigil na ang sumpa ni Berta at muling pumayapa ang nayo nila. Nakasabay ng pagkakaputol ng braso ni Lolo ay naputol din ang sumpa. Hanggang dito na lang po Sir PB at sana po ay magustuhan nyo at inyong maiere. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.